Carl POV. Pinaglalaroan ko sa mga daliri kong hawak kong ballpen habang hinihintay matapos sa pagsasalita ang isa sa mga tough ko na ngayon ay nasa unahan ng conference room. Sa muling pagkakataon ay napatingin ako sa suot kong relo. 12:15 PM. I sighed. The meeting is adjourned. Just continue our meeting tomorrow. Wika ko nang makita ko natapos na ang presentation ng staff ko. Agad akong tumayo at nagsimulang maglakad palabas. Naramdaman ko naman ang mabilis na pagsunod sa akin ni Miss Barbara. Sir, you have another schedule at 1 PM with our client. Okay. Are you not going to take your lunch, sir? Tanong pa nito sa akin na ikinatigil ko sa paglalakad. Tumingin ako dito sandali. Someone will bring my foods. Sagot ko bago tuloy ang pumasok sa aking opisina. Nang makapasok ako sa opisina, ay agad akong umupo sa sofa at kumuha ng dyaryo para basahin. Hinayaan kong lumipas ang oras. Nakakailang pahina na ako ng dyaryo nang muli akong tumingin sa aking relo. Nagsimulang kumunot ang noo ko nang malaman ko na 12:30 na. Dumaling ako sa may pintuan pero walang pumasok doon. Stella POV. 12:30 na ng tanghali pero hanggang ngayon ay hindi pa rin tapos ang klase namin. Nag-extend kasi ang klase namin dahil hindi daw kami makakapagklase sa susunod na araw, sabi ni Ma'am Ligaya. Are you hungry, class? Tanong ng prof namin. Sasagot sana ako ng oo, pero napansin ko na sabay-sabay na umiling ang mga kaklase ko. Hindi pa, ma'am. Sagot ng mga ito habang nakangiti. Napabuntong hininga na lang ako. Okay, I'll continue my discussion. Wika ng prof namin bago pinagpatuloy ang pagsasalita sa unahan. Nagkaroon naman kami ng lunch break kanina, pero hindi ko nagawang kumain dahil sa panunuyo ko sa kaibigan ko na talagang ang nagtatampo sa akin. Hindi ako nito pinapansin kahit anong gawin kong pagpapansin dito. Sa palagay ko, ay 2:30 pa matatapos ang klase namin kay Ma'am Ligaya. Tiningnan ko ang best friend ko na tahimik kayong nakikinig sa discussion. Napabuntong hininga na lang ulit ako. Nawala ang pagkakakunot sa noo ko nung makita kong may nag-aabot sa akin ng sandwich. Tiningnan ko ang nag-abot sa akin at ito pala'y si Leonard. Nakangiti ito ngayon sa akin. Para sa'yo yan. Wika nito habang nakalahad ang kamay nitong may pagkain. Agad ko namang kinuha yon. Salamat. Nakangiti ring pasasalamat ko dito. Welcome. Sagot naman ito bago bumalik sa upuan nito. You can also take this. Wika naman ni Ada na nasa tabi ko. Ang inaabot nito sa akin ni dalawang chocolate biscuits. Tiningnan ko to pero nakatingin lamang to sa unahan. Napangiti naman ako. Palihim kong simulan ang pagkain. Napapangiti ako habang umunguya dahil hindi ko na nararamdaman ang hapdi sa sikmura ko. Malapit ko nang maubos ang kinakain ko nang makaramdam naman ako ng uhaw. Naghagilap ako sa tabi ni Aidan pero napansin ko na wala nang laman ang bottled water nito. Ibinalik ko na lang ulit ang tingin ko sa unahan pero natigilan ako na may magdasig ng tubig papalapit sa akin. Nakita ko na si Marigold ang may gawa noon. Tiningnan ko ang best friend ko na lihim na nakikinig sa prof namin sa unahan, pero alam ko na nakikiramdam din to sa akin. Napangiti ako at agad na nainom ang tubig na pasimple nitong ibinigay sa akin. Alam ko na nagtatampo pa rin to, pero alam ko rin na kaunting lambing na lang at mawawala na rin ang tampo nito sa akin. Nang matapos ang klase namin kay Ma'am Ligaya, ay agad na umalis si Marigold sa classroom namin. Pero hindi ko na muna to sinundan para kausapin. Pumunta muna ako sa kantin para kumain dahil may quiz kami kay Mr. Alvarez. 30 minutes lang ang vacant time, kaya naman binilisan ko na rin ang pagkain. Habang kumakain ay minaririnig akong bulungan sa tabi kong table. Ang mga taong nakaupo sa table na yon ay ang grupo ni Na at Tina. I think,
she is flirting with Aiden and Leonard. Narinig kong wika ni Kat na best friend ni Athena. She is a slut. Wika naman ni Athena na umiinom pa ng tubig. Napatingin ako sa direksyon ng mga ito, kaya napagtanto ko na kung pinag-uusapan ng mga to. Inirapan ako ni Athena bago umiwas ng tingin sa akin. She's not even beautiful. Dagdag pa ni Margo na isa sa mga kaibigan ni Athena. Nagtawanan ang mga ito pagkatapos. Gusto ko sanang patulan ng mga to, pero naisip ko na mag-aaksay lang ako ng oras. Well, alam ko naman kung gaano ko kaganda, kaya baliwala lang ang mga to sa akin. Napangiti ako sa naisip ko bago pinagpatuloy ang pagkain. Pagkatapos kumain, ay pumunta na ako sa classroom para ihanda ang sarili sa magaganap na pagsusulit. Nag-review ako sandali sa notes ko hanggang sa dumating si Mr. Alvarez. 5 PM na kami nakalabas ng classroom at uwian na rin namin. Nag-unat ako ng mga braso dahil sa wakas ay natapos din ang quiz namin kay Mr. Alvarez na mala-exam. Napangiti ako nang makita ko si Marigold. Mabilis ako naglakad palapit dito. Hi best friend! Agad kong bati dito habang nakangiti. Hindi ako nito pinansin, pero sinabayan ko pa rin to sa paglalakad. Hoy best friend, sorry na. I love you. Paglalambing ko pa dito, narinig kong bumuntong hininga to. Sorry na kasi bes. Ayy, di ako matitiis niyan. I love you ulit. Muling paglalambing ko dito. Napangiti ako nang tumigil to sa paglalakad para humarap sa akin. Inirapan ako nito. Okay fine, pati na tayo. Wika nito siyang nagpangiti sa akin. Yee, bait talaga ng best friend ko. Hay, pasalamat ka, mahal kita. Mahinang usal nito na lalong nagpangiti sa akin. Muli ako nitong inirapan. Next time, huwag mo na akong iiwan ng dahil kay Mr. Carl. Dagdag nito dahilan para matigilan ako. Oh my God! Gulat na reaction ko na maalala ko na nangako pala ako kay Mr. Carl na dadalhan ko ito ng tanghalian. Napahilamos ako sa mukha. O bakit? Anong problema? Nakakunot ang noo na tanong ni Marigold. Tiningnan ko lang to bago hinigit ang braso nito para makalabas na kami ng school. Nagmamadali ako naglakad habang hila-hila to. Hoy Stella, bakit ka ba nagmamadali? Pilisan mo na lang maglakad, kailangan nating makauwi na maaga. Sagot ko dito habang hila-hila pa rin ito. Ha? Bakit? Anong meron? Lalong naguluhan na tanong nito. I have to do something. Carl POV. Alas 8 na ng gabi na makauwi ako ng bahay. Nasa misalas na ako nang mapansin ko ang babaeng mahimbing na natutulog sa mahabang sofa. Agad ko tong iniwasan ng tingin at naglakad patungong kusina. Hindi pa man ako nakakarating sa may pinto ng kusina ay hindi ako nakatiis na muling tapunan ng tingin si Stella. Napabuntong hininga ako bago ipinagpatuloy ang paglalakad. Natigilan ako nang ang bumungad sa akin sa kusina ay ang mga pagkain na nasa ibabaw ng lamesa. Napansin ko rin ang isang sulat na naroon. Sorry Mr. Carl for making you wait. I'm prepared for peace offering. Alam ko naman na hindi ka talaga naghintay dahil ako lang naman ang nagpumilit na maghatid ng pagkain. But anyway, enjoy your meal, Stella. I smirk after reading the notes. Naglakad ako pabalik sa sala. Sinilid ko ang mga kamay ko sa bulsa ng suot kong slacks habang pinakatitigan ang babaeng nakahiga ngayon sa sofa. Hindi ako makapaniwala na nagagawa nitong matulog na mahimbing pagkatapos ako nitong paghintayin. Sa huli, ay napagtanto ko na lang na nakaluhod na ako sa harapan nito at inaayos ang buhok na tumatabing sa malaanghel nitong mukha. Hindi ko alam kung ano pumapasok sa isip ko at ginagawa ko mga bagay na to. Hindi ko napigilan ang mapangiti nang marinig ko ang mahina nitong paghilik. You are really unbelievable. Marigold POV. Kanina pa ako hindi mapakali sa higaan
dahil wala pang best friend ko na dapat ngayon inasa tabi ko na at natutulog. Magkatabi kasi kami nito sa higaan. Lalabas na sana ako ng kwarto nang saktong pagbukas ko ng pinto'y bumungad sa akin si Mr. Carl. Napatingin ako sa best friend ko na mahimbing na natutulog sa mga bisig nito. Hoy Stella, go! Naputol ang paggising ko kay Stella nang pigilan ako ni Mr. Carl. Let her sleep. Wika pa nito bago dumiretso sa loob ng kwarto namin ni Best. Hindi na ako nakaimik at basta na lang sinundan ang tingin ng mga ito. Napamaang na lang ako habang pinagmamasdan ang dahan-dahang paglapag dito sa best friend ko na para bang isa itong mamahaling kristal. Samantalang binabatok-batukan at hinahampas ko lang ang babaeng ito. Napakunot-noo pa ako na makita ko na marahan nitong hinaplos ang pisngi ng best friend kong himbing na himbing pa rin sa pagtulog. Ilang segundo lang ang lumipas nang mapansin ko na yumuko si Mr. Carl na para bang may malalim tong iniisip. Narinig ko pa ang malalim nitong pagbuntong hininga. What's wrong with him? Tumayo na rin ito pagkatapos at nagsimula na maglakad palabas ng kwarto habang nakapamunsa ang dalawa nitong kamay sa suot nitong slacks. Nilampasan lang ako nito. Maraming salamat sa pagbuhat sa best friend ko, Mr. Carl. Pasasalamat ko dito kahit nalampasan na ako nito. Tumigil to sa paglalakad at lumingon sa akin. Napulunok-laway ako na magkasalubong ang mga mata namin. Lalo pa ako nakaramdam ng pagkailang nang sandali ako nitong tinitigan. Bumaling to sa best friend ko pagkatapos. Ganun din ang ginawa ko. Take her away from me. Wika nito na hindi inaalis ang tingin sa best friend ko. Ha? Naguguluhan na tanong ko dito. Muli akong napatingin dito. Ibinalik nito ang tingin sa akin. Please, pakiusap pa nito na siya kong ikinagulat. Hindi ko inaasahan na magagawa nitong makiusap. Halata rin sa boses nito ang lungkot. I feel his pain. Napakunot-noo ako. Bakit? Hindi ko maintindihan. Pakiramdam ko ay sinasabi nitong isang bagay na ayaw nitong mangyari. Hindi ito sumagot, na natili itong walang imik. Tiningnan lang ako nito na parang nakikiusap. Bumuntong hininga pa to bago ako iniwang naguguluhan. Stella POV. Medyo tinanghali ako ng gising, kaya nagmamadali akong bumangon at lumabas ng kwarto. Pero natigilan ako nang saktong pagbukas ko ng pinto ay bumungad sa akin ang gwapong mukha ni Mr. Carl. Magkatapat ang mga kwarto namin nito, kung kaya't hindi na dapat ako magulat kung makakasalubong kami nito sa anumang oras. Ninitian ko ito bago sumabay dito pababa sa hagdan. Did you sleep well? Tanong ko dito habang naglalakad pababa. Hindi ito sumagot. Nagustuhan mo ba yung inihanda kong dinner kagabi? I'm sorry for yesterday, Mr. Carl. I'm sorry kung nakutulugan kong paghihintay ko sa iyo kagabi. Paumanhin ko pa dito at inunahan na ito sa paglalakad para agawin ang atensyon nito at pigilan to sa paglalakad. Tumigil naman to sa paghakbang. Tumigil din ako sa paglalakad. Nakangiting tumingala ako dito. Sinalubong naman ito ang tingin ko. Nawala ang pagkakangiti ko nang mapatitig ako sa mga mata nito na ngayon ay nakatitig din sa akin. I see the reflection of myself in his eyes. Naramdaman ko na biglang tumibok na mabilis ang puso ko. Natigilan ako at napalunok laway. Nataranta ko dahil hindi tumitigil ang mabilis sa pagtibok na yon. Umiwas ako dito ng tingin. Napaurong ako at dahil nakatalikod ako, ay hindi ko namalaya na nahuhulog na pala ako. Nawala si isip ko na nasa hagdan nga pala kami. Abot-abot ang kaba ko na maramdaman ko na unti-unti na akong nahuhulog. Nakita ko na mabilis na hinawakan ni Mr. Carl ang kamay ko. Hinapit rin nito ang bewang ko. Napakapit din ako sa leeg nito nang higitin ako nito palapit sa katawan nito. Mabilis ang naging paghinga ko dahil sa kaba. Watch your steps. Bulong nito sa akin.
Naramdaman kong hininga nito sa may tenga ko. Kaya napagtanto ko kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Noon ko lang napagtanto na nakayakap na pala ako dito at ganun din to sa akin. Natatarantang bumitaw ako dito. Sorry, hindi na ito umimik. Ipinagpatuloy na lang ulit nito ang paglalakad. Pinakalma ko naman muna ang sarili ko bago sumunod dito. Malapit na ako sa kahuli-hulihang baitang nang mapansin ko na tumigil sa paglalakad nito si Mr. Carl at saglit na tumingin sa akin. Stella? Malamig ang boses na tawag nito sa akin. Umilis naman ang tibok ng puso ko dahil sa pagtawag nito sa pangalan ko. Ito ang unang beses na tinawag ako nito sa pangalan. Huminga ako ng malalim. Yes, Mr. Carl? Fix your hair first. Wika nito, bago ko iniwan na nakamulaga doon. Naalala ko bigla na hindi pa nga pala ako nakakapagsuklay. Nagmamadaling inayos kong aking buhok. Nakakahiya. At dito na po nagtatapos ang part 7 ng ating kwento. Muli niyo po akong samahan sa mga susunod na kabanata ng ating kwento. Maraming salamat po. God bless everyone!